Hello po. Ayun, sinamahan ko po ang aking lola sa barangay kanina dahil nagsusumbong. Sabi ko ng aming kapitan Lola, ano kang ginawa sa inyo ng limang lalaking are at inyong pinaghahampas ng tungkod at pinagsusumpok sa mukha? Sabi ng lola ko aba, paano gagawin? Kagabi ako'y naglalakad pagtatangkain akong gahasain. Hinubad ang aking damit at ang saya. Pagkatapos mahubad sasabihin sa akin Lola, joke. Aba, sino hindi magagalit na ang? Pil mo na, tapos bipitingin ka lamang. Abay, nahabol ko nga at napaghampas ko ng aking tungkod. Tapos sabi ng kapitan sa iyo, Diyosa, ano naman ang ginawa sa iyo ng lima lalaking aray? Sabi ko, gayon din po. Tapos inubos po ang aking pera. Sabi ng kapitan anong ibig mong sabihin? Ginahasa ka, tapos minakawan ka? Sabi ko, hindi po. Ano lang po, ginahasa lang po ako. Tapos sabi ng kapitan bakit naubos ang iyong pera? Sabi ko, paano gaho, Siyempre, Diyosa naman ho ako. Alam ka naman, dinilaman ho ako sa may sagingan pagsamantalahan. Kaya sabi ko, tayo na lang pumunta sa bayan. At may motel doon. Mas maganda naman doon kaysa Dia. Ayun, inapamahalo ako na masahe pa kami. Tapos ilang oras din ho yun. Kaya naubos ang aking pera. Ngayon, sabi ng kapitan, ano ngayon parusa ang gusto mong gawin sa limang lalaking iyan? Sabi ko, kayo mag-isip na lamang ng limang prutas. Ay di isip ang mga lalaki, yung mga basas na lalaking iyan. May sumagot ng santol, may sumagot ng langka, may sumagot ng niyog, may sumagot ng pakwa, at saka melon. Sabi ng kapitan anong gagawin natin sa mga iyan? Papakainin pa natin, iginan niya na nga kayo. Sabi ko, hindi ho. Kung ano ang naisip ko ng mga iyang prutas, di ipapasok ko yan sa butas ng kanilang poet. Nakaganti na ako. Bye!